Magugulat nga kayo mga idol dito sa nadiskubre ni Stephen Curry sa court ng Warriors. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol, update nga muna tayo dito sa nangyari sa team ng Dallas Mavericks. Well, talo na naman sila mga idol dito sa team ng Charlotte Hornets. Back to back na pagkatalo na ito. Itong Hornets mga idol ay pang number 14 dito sa Eastern Conference. Tapos ang Dallas Mavericks nalaglag na rin mga idol sa number 11 at possibly bumaba pa sa number 12 at meron nga silang 4-game losing streak. At alam nyo ba mga idol, ever since kinuha nga ng Dallas Mavericks itong si Kyrie Irving ay 7-13 ang kanilang record. So mga idol, hindi maganda. In short, ang pairing na itong dalawang ito. Nung una ay very excited ang maraming Mavs fans nang dahil nga daw finally may tulong na, may help na itong si Luka Doncic at mataas na nga ang expectation. Pero merong iba nga na skeptical at hindi sigurado dito sa ginawang trade ng Dallas Mavericks nang dahil tinrade nga daw nila ang kanilang mga role players na talaga namang malaking tulong sa kanila offensively and defensively. Yun mga idol ay sila Finney Smith at pati na rin si Spencer Dinwiddie. Ngayon, ang team ng Dallas Mavericks, yes, meron silang dalawang superstars. Ang problema naman nila ay role players at lalo na yung kanilang ang depensa. Alam nyo ba mga idol, pang number 23 nga sila sa buong NBA pagdating sa defensive rating? Kaya nga, replik na replik sa kanilang record yung kanilang ang naging desisyon. Ever since, inalis nila ang kanilang dalawang star role players at pinalit si Kyrie Irving, 7-13 ang kanilang record. Bumagsak sila mga idol from 5th seed to 11th seed. At ngayon mga idol, pasadalang natin ang mabilisan itong balita nga kay Coach Ime Udoka dahil maaari nga daw siyang mag-draw ng interest from the Raptors and the Rockets this summer. I think alam nyo naman na mga idol ang issue nito ni Coach Ime at talagang naging sigat na sigat nga ang ganyang ang ginawa kaya nga't binansya ng team ng Boston Celtics inalis bilang kanilang head coach. At ngayon nga mga idol, medyo matagal na ilang buwan na rin nakakalipas ay mukhang may mga ibang mga NBA teams na interesado dito sa napakagaling na head coach nito. Sa first year niya pa lang kasi sa team ng Boston Celtics mga idol ay dinala niya na agad ito sa NBA Finals. So isang patunay yun mga idol na talaga namang hindi lang basta-basta na coach itong si Coach Ime Udoka kahit first year niya pa lang sa NBA. Kaya naman itong ang dalawang team, ang Rockets at Raptors ay maaari nga dumaging interesado dito kay Coach Ime. Pero mga idol, ang alam ko no mga nakaraang balita ay hindi lamang yan dalawang team na yan. Ang alam ko kasama nun ang Hawks at ang iba pang mga NBA teams dahil tiwala nga sila dito sa coaching skill ni Udoka. Ang problema lang talaga yung kanyang issue. Anyways, ngayon ay panoorin na natin itong ikagugulat natin mga idol or ikagugulat nyo for sure na nadiskubre ni Stephen Curry dito nga sa court ng Golden State Warriors. Habang kasing nagpipregame warm-up si Stephen Curry, nagdidribble-dribble ay nawala sa kanyang bola. At well mga idol, usually diba pag nawawala ang bola ay pinipick up lang natin ito at tuloy lang sa dribble. Pero si Stephen Curry mga idol, sa sobrang tiwala niya nga sa kanyang dribbling skills ay tiningnan niya yung sahig kung may mali ba sa sahig dahil siguradong sigurado siya na hindi siya nagkamali at ang sahig ang may kasalanan. And guess what nga mga idol, tama si Stephen Curry. Ang sahig nga ang may kasalanan at hindi nga ang kanyang dribbling skills. Nung dinoble check niya ito mga idol ay parang ang may dead spot sa sahig. Parang hindi na ayos, hindi na lock in place. At yun nga mga idol, ang talaga nung nagpagulat din kay Stephen Curry. Tinesting-testing niya pa nga mga idol at sinigurado at talagang 100% nga may mali sa pag-aayos dito sa sahig na itong ang Golden State Warriors at bukang pinaayos niya ito. At mabuting ang pinaayos na rin niya ni Stephen Curry nang dahil mga idol kung sakaling dumiretso na sa laban ng hindi na ayos ay baka mag-cause pa nga yan ng hindi maganda or worse injury.